Ayan, problema mo ba kung mahirapan ka o hindi mo alam kung saan ka boboto? Or kung nakaregister ka, ngayon madali na lang para hindi ka mahirapan o hindi kayo malito kung saan kayo boboto o saang precinct. Madali na lang natin hanapin kung nasaan nakalista yung mga pangalan ninyo gamit ang tinatawag nila na precinct finder. Ayan. Ang gawin lang natin ay punta lang natin sa kahit anong browser. Halimbawa, punta tayo sa Google Chrome. Click lang natin yung Google Chrome. Click natin ang Precinct Finder. Precinct Finder. Ayan. I-search mo lang yan. Ayan, makikita mo yung under maintenance. Kasi kahapon, Friday. Ayan. Medyo nagka-problema. Pero okay na kasi na ayos na nila. So, i-click mo lang tong Precinct Finder. Okay. Nakikita mo, i-click mo lang tong disclaimer. I-proceed mo lang. Click mo yung continue. Makikita mo, kung ikaw ay local or overseas. Ngayon, i-try natin sa akin yung pangalan ko, overseas at saka local. Okay, try natin kung nakaregister ako sa Pilipinas or na-cancel na. Okay, try natin. Ayan. Okay. Na, ganyan, pag-click mo yan, lalabas ang yung pangalan. Ngayon, i-search natin ang pangalan. Make sure na tama ang ilagay natin. Okay. Yan. Apelyido. So, and then, nandito tayo. I-select natin kung saan tayo nakaregister. O ngayon, i-click lang natin ang province. Ako, i-click natin ang Ifugao. Kasi si alam ko Ifugao ako nakaregister. So, Ifugao. I-click natin ang municipality. For example, Asipulo. I-click natin ang CAPTCHA. Kailangan natin to, yung I am not a robot. Click mo lang yan. And then, pag nagka-green na yon, is-click mo lang ang search. Then, proceed. I-click mo lang tong proceed. Ayan. Ayan, makikita mo, nakaregister pa. Meron pa akong pangalan sa Ifugao. Ayan, makikita mo. Ang aking precinct number, meron 15A. Sa Halya Pasipula. Ayan. So, dito, hindi ka na mahihirapan. Ngayon, i-try natin kung meron pa akong pangalan sa ibang bansa bilang OFW. Ayan. Click lang natin ang search again. Yes. Continue. Okay. I-click natin ang overseas. Okay. Dito pa rin yung parehas pa rin. Okay. Apelyido, fill upan lang natin yan. Ilagay natin kung saang bansa ka. Halimbawa ako, ilagay ko, nasa ng letter I, Ifugao at saka Israel. Israel. Iselect mo kung saan ako, so Philippine Embassy, Tel Aviv. Click mo lang yung I am not a robot and then search. Proceed. Ah, makikita mo, doon pa rin. Kasi, tapos na akong bumoto. Kaya meron akong pangalan nung sa Pilipinas kasi alternate akong bumoto. Pag nasa Pilipinas ako, bumoto ako. 2019, umuwi ako, bumoto ako. Ngayon, ngayon namang 2022, dito naman ako sa Israel po bumoto. Kaya baka nagtataka ako bakit meron pa akong pangalan sa... O next year, next election uli, uwi ako, doon din ako bumoto. So, ganun. So, thank you, thank you. Sana meron kang natutunan sa ating Precinct Finder. Ayan. Thank you. Big, big, big.